CR60. Ito po kayo, kaya ano pong masakit sa ating gano? Yung ano kaya, itukot ko na maso na twist. Kailan po kaya? Anong nangyayari sa inyo ba kanina? Nasimple lang ba kayo sa motor? Nalaglag kayo sa hagdan? Ano? Na ano, na natapilo? Kasi nasimple lang kayo? Nagmumuto kasi ako. Yung mabuti na ano ako, na tumatay yung motor ko sa totally na instead. Yung bumagsak yung motor ko, nakaboots naman ako. Yung moots ko. Hindi naman siya nag-shit eh. Hindi naman siya nabagsak ng ano. Hindi. Naipit yung moots ko. Naipit. Parang nakaganyan. Tapos ako kuya, natwist ako. Parang umibot siya. Ah, okay na. Naiiwan yung paa mo ng gano'n sa nakapagawa. Oo, nagano'n ako. Napilipit. Kung baga yung katawan mo, nagbigat mo nandito na. Yung paa mo naipit. Nakagawin pa siya gumalaw. Kasi yung boots, mabigat kasi yung boots. Naipit nung ano yung motor yung ano. Natwist ako. Ay, babalik natin ang pag-ano. Sige kuya, yun lang? Yun lang. Ibiligyan ako yan. Na gano'n, tapos baka pa gano'n kuya. Baka ang gano'n kuya. Ayan, dito yung sakit niya. Kailangan to. May tulak yung pag-ano'n. Kasi ito pag-ano'n. Kaya yan ikin lang naman yung pwede. Mga ilang buwan na ito kayo? Wala pa ko yan, linggo pa lang. Linggo pa lang? So, nagpa-schedule ako sa'yo nung ano ko yan, Monday, kaso Monday daw schedule ko kaya. Ganito yan, pag linggo, linggo pa lang, medyo swelling pa yung loob nito. Okay, babe, unahan na natin ang ano kayo. Pag mga pag-ubago pa, pangkaraniwan pa yun. Kumbaga mamamaga talaga yung loob nun eh. Para ka lang din naman natapilok yan, simpleng tapilok. Nag-chat ako kay Kuya Gilmore dahil kasi sabi dito daw yung ano, yung sila kaya James Bergal. Ah, yung mga magkakalapatids. Mga kalapatids. Dito din kasi yung ano, yung pamangkin ko kuya, nagpaano, taga-Norway siya. Kumusta rin pamangkin mo? Eh, tuwot din ganyan. Okay na siya eh, nung pag-uwi niya, okay na. Eh, ako naman tagadal na ako kuya sa buka. Pag hindi kayo i-re-repair mo naman yung umasalbahe ko yung mga talagang mali ang ginawa ko. Kamumuhian ako nun pag ano. Sabi nga ako i-re-repair mo. Nung sumakay daw siya ng bus, nirap siya eh. Pagbalik daw niya, okay na yung kanya. Medyo tiis-tiis na ng konti. Gugulatin na naman ito. Huwag. Pero pag pumunta kayo rito na sobrang magarang tuhod niyo, mag-expect kayo na medyo may konting aray. Siyempre eh, kahit hindi hawakan yan, pag namamaga, minsan talaga, tapuan ka lang ng laro. May sumasakit na yan. Okay, relax na. Yanigin lang yan. Thank you. Yanigin na yan, kaya. Maaaring may matirang ping dito pero very little. Kumbaga, fresh pa kasi, hindi pa yung ubos yung swelling niyan sa loob. Hindi pa naman kasi talaga nagalaw. Ngayon pa lang. Pero isang linggo lang din yan, recover na yan. Hanggang dalawang linggo. Ang pinakamasakit ng lahat pang napipilay kayo, ang pinakamasakit niya yung pag-gising sa umaga. Oo nga, kuya. Yun ang pinakamasarap talaga. Napilay kayo ngayon umaga. Over yung lumilipas yung panahon ay yung oras. Tapos pag yung overnight na yun, pag-ising sa umaga, maninibago kayo kasi nagagaling yung sa umaga, nakakapag-inat tayo. Magulat kayo. Bah, ayaw ah. Okay, kuya, tigas sa moto. Yeah. Siba mo. Saba. Okay. Sige, kuya. Testing. Pag meron pa, hindi kakaluhin dyan. Sinelas ka kaya. Para... Sige. Oo. Hindi mo kaya. Sabi ko sa'yo, yun lumagok kayo. Yun
na yun. Konti kasi na medyo nagganon ka eh. Kaya kailangan ipalit yun. Pagka gumagano'n nga ako ano, tapos halimbawa, ano ako, di ba, tutulog tayo, nakatagilid kang gano'n. Hindi mo siya may taas ng gano'n pa. Subukan mo ngayon. Humiga ka kaya. Para ma-ano natin, para... Okay na. Sabi ko sa'yo. Hindi na lang yan yung pumamaga sa loob. Kasi kung talagang nakadistocate pa rin yan, kung na talagang nakapilipit pa yan, gaya nga ng sinabi mo, pag ginanyan mo, parang pipigilin siya. Hindi mo mag-anong di mo pwensa kasi para siya nung parang kakalag eh. Okay, ganun yung parang daw pag yung buto nyo ay nakadisalign. Sabihin natin hindi siya sobrang distocate, mild distocation. Pero may mga strap yan dyan na ligaments. Yun ang sasakit. Pero yun, okay na yun. Pahinga mo lang yan.